Alam ko minsan ka nang nagkamali ng pag-send ng pera sa GCash. And ang worst pa doon is invalid or hindi na nag-i-exist yung number or mobile number dito sa Pilipinas. What I mean is, hindi na ma-reach. Paano pala kung napakahalaga and napakalaki ng amount ng pera? So, babay na kasi kailangan natin i-open yung GCash number na yun, or GCash account, I mean. Paano pala ma-open kung wala na or hindi na ma-reach yung number? Kaya naman gumawa ako ng way kung paano tayo magkakaroon ng safe way kung paano ba mag-send ng pera sa GCash. Yung tipong kapag nagkamali ka ng number is hindi mo iisipin na babay na yung pera ko. 100% recoverable or refundable yung pera mo without submitting e-ticket sa GCash Help Center. So kumbaga, after this tutorial, malalaman mo na na-recover ko na yung pera ko, bumalik na pala dun sa aking GCash account. So kung gusto mo lahat malaman yan, stay tuned and panoorin mo to. The first thing na gagawin natin is of course open natin ang ating GCash application, and then since ang ating primary purpose is to send money, click send money button on the dashboard. As you can see, there's a lot of options na pwede nating gawin once na magsasend tayo ng pera from GCash. Kung mapapansin nyo, nilagyan ko ng ekes yung send money button dun sa aking thumbnail. The reason behind is kapag ginamit natin yung express send na yan, although nagno-notify ang system na hindi verified or something na hindi GCash user yung number na sasendan natin, hindi na natin nare-recover yung pera after na makapag-send tayo ng pera sa maling recipient unless isend back sa atin yung pera nung napag-sendan natin. It is a valid transaction, kaya hindi na fi-fix ng system ng GCash yung problem na to. The only way na sinasuggest nila is, ayan, makipag-communicate tayo dun sa nasendan natin and isend back sa atin, or mag-request tayo na isend back sa atin yung pera. Now, let's choose the best feature ng GCash when it comes to sending e-money to GCash account. The best way on how to send money from GCash to GCash account is to send with a clip. Let's open and let's see the details. Ito yung sinasabi ko sa inyong reason kung bakit safe. So may notice dito sa baba, the amount will be returned to your wallet if it is not claimed by the recipient within 72 hours or 3 days. So from this agreement with the system, alam kaagad natin na babalik sa atin yung pera natin kapag hindi nakuha yung pera or hindi na-claim ng recipient. So paano pa makiklaim yan ng recipient kung hindi nag-exist yung number or invalid yung number? So meaning to say, automatically after 72 hours or 3 days, babalik sa ating GCash account yung pera kasi hindi nga yan makiklaim. So kumbaga, wala ka nang iisipin, hintayin mo lang yung 3 days, babalik na sa'yo yung pera. Now let's try on how to use the send money with a clip. The first one is the send to or the recipient number. So let's try yung kapatid ko, si Bunso. Ayan, and the amount, of course mahalaga yan kung magkano yung sesend natin. So example, 10 pesos lang. It is just for a demonstration lang naman. Ayan, 10 pesos. Then we have also a message. So you are free to say whatever you want. Ayan, for example, subscribe. And thank you so much mga kabro for your support. Ayan, thank you so much. And then, kung makikita nyo, may mga themes. So, ay napakarami, may mga trending. And basta marami siyang uri. So, tingnan natin. Click natin yung see all. And kung mapapansin nyo, meron trending, meron thank you, greetings, and so on and so forth. Basta kung ano man yung theme na gusto nyo, like for example, may ko-congratulate kayo, and di doon kayo sa congratulations or sa greetings. Tapos, kung gusto nyo yung trending, yung mga laging ginagamit, ayun, free din po kayo doon. And living and life, ayan. And so on and so forth, GCat, marami pang iba dyan. Basta mamili na lang kayo. Hindi naman nakaka-apekto ito sa transaction, ano? Kumbaga yan lang yung mag-a-appear. The only purpose of a theme is magsisilbing communication kasi ito dun sa recipient na, ayan. Example, thank you yung ating pinili na theme. E di ibig sabihin, nagpapasalamat tayo. Alam na kaagad niya nagpapasalamat tayo dun sa ginawa niya. So ito mga kabro, no? Hindi natin pwedeng gamitin simultaneously yung themes or yung attach clip. Kumbaga pipili lang tayo kung gusto natin na theme lang ang gamitin natin, or mag-attach tayo ng photo or video or audio. So maanin lang dyan, hindi natin pwedeng pagsabihin yung theme at saka yung attach clip. Now we're done with the themes, now let's try the attach clip. So let's try the photo.
mag-click photo and then kung mag-upload or kung magka-capture ka, ayan, pwede doon. It's either doon sa mag-upload. Ayan, ito yung lalabas doon sa recipient mo. Kung baga, picture mo, kung gusto mo picture mo yung nakalagay doon. Or something na heart, or basta kahit anong picture pwede nyo i-upload dyan. And then doon sa video and sa audio, same lang din. Click nyo lang din yun and then mag-upload or kung gusto nyo mag-capture kayo ng video or sa audio naman kung gusto nyo mag-record on the spot or mag-upload. So, pero trip ko talaga yung sana all na theme na to eh. Kaya yung ginamit ko. Then click next and then puproceed tayo sa payment, send 10 pesos, click the send button para ma-send na natin. So, ayan, magkakamaroon tayo ng receipt, reference number. And then ito, open naman natin yung sinanda natin, which is yung sa kapatid ko. Diba, Ralph Bryan yon. So, inopen ko yung account ng kapatid ko, verified naman siya. And may 0.47 pesos siya dyan. So, tingnan natin kapag kinilim natin yung pera, is mag-a-appear dun sa balance niya. We have inbox. And then, makikita nyo meron tayong you just receive money with a clip. So, yun yung sinend ko. So, let's open yung message na to para makita natin yung details. So, yan. Open a clip. Then, claim money. So, hindi pa nag-a-appear kung magkano yung amount. So, click claim money para mag-appear sa ating GCash account. So, ayan. May 10 pesos which is sinend ko kanina. So, from John Chris, which is yung account ko na John Chris Aburugar na GCash account. And magna-notip naman sa atin dun sa ating SMS na na-receive na nung recipient yung ating money na sinend. So, ayan. Kung mapapansin nyo, meron 10.47 pesos and nag-appear or nag-reflect na yung balance na 10 pesos dun sa kanyang GCash account. There was a follow-up question mga kabro. Paano pala kung valid number or something na na-claim nung recipient pero hindi natin kilala, pero mistake yung ating number na tinype, pero na-claim. So ito mga kabro, it is a case-to-case basis na lang. So kumbaga, makikipag-usap na lang tayo dun sa nasanda natin na isandbox sa atin kasi nagkamali lang yun, mahalaga or importante yung pera na yun. Kaya please lang pakibalik, tawagan natin or text, basta kontakin natin. And I think yung mga GCash user naman na ganyan is okay naman. So ayun mga kabro, ganun lang. So ayun lang mga kabrono, I hope that this video helps you a lot pagdating sa pagsasend ng money sa GCash para mabawasan yung isipin natin yung problem natin kapag tayo ay nagkamali ng number na sasendan natin na GCash account. So ayun lang mga kabrono, stay safe and God bless!